Sumusuwa ka na ba matalo? Pag-usapan natin ang best hero to rank up this season. Kaya let's go! Among the planes exists the equilibrium which I was made for. Eve, sa mga hindi nakakaalam, ang hero na ito ay nakakapag-stack kapag natamaan yung kalaban ng skill nito up to 10 stack at kapag na-max mo ito, mas tatagal pa lalo yung pagkakas mo ng ultimate at hindi lang yun, yung second skill niya na pang slow at siguradong maganda lalo sa mga clash. At yung first skill naman niya pang additional movement speed. Ito naman yung item build para kay Eve. We'll finish off what was left undone. Minotaur, ang hero na pala dabog dahil dito maganda sa clash at madi-disable yung mga kalaban lalo kapag teamfight. Hindi lang yun, nakakapagbigay din ito ng heal sa mga kampi niya. Maganda gamitin ito ng flicker spell para panggulat na din at isa ito sa mga makukunat na hero or rights. Ito naman pala yung item build para kay Minotaur. I am the power of light incarnate. Kaja, underrated ang hero na ito mga lods dahil bihira lang ito magamit pero flexible din ito ha, pwedeng pang roam at side lane dahil sa ultimate niya na kayang magparalyze ng kalaban. Maganda to pang counter din sa mga makukulit na kalaban katulad nila Arlott at sila Joy. Ito naman pala yung item build para kay Kaja. Higambana is in full bloom. Hanabi, ang iba sa inyo hindi ito madalas gamitin sa gold lane pero kung sa tamang build at proper laning, ayos na ayos ito dahil sa attack niya na kaya mag-bounce sa creeps at heroes. Nagustuhan ko ito dahil sa shield niya na immune sa mga CC dahil dito hindi na ito prone masyado sa pag-gank at sa ultimate niya na pang-hold sa mga kalaban na din. Ito naman yung item build para kay Hanabi. Chang'e, kung usapang mage, maganda ito gamitin dahil sa ultimate niya na napakasakit at tamang peso lang kayo mga lods ha. Pwede din itong gamitin pang steal ng jungle ng kalaban dahil sa range nito at napakadali lang nito gamitin mga lods. Ito naman yung item build para kay Chang'e. Opop, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, follow, and subscribe. Maraming salamat! Pain is the proof that I'm still alive. Brody, kung usapang marksman, hindi ito papahuli dahil sa meron itong skill na pang-stun sa mga kalaban. At kapag napatamaan mo ng passive yung kalaban mo at kapag na-ultimate ka, kahit malayo ito, matatamaan mo pa rin sila. Ang item build naman para kay Brody ay ito. Alpha, ang hero fighter na underrated. Maganda ang sustain capabilities nito mga lods. Sa slow at skills niya na sa early game pa lang talagang kaya makapag-savage agad-agad. At yung ultimate niya na pang dash ang knockback sa mga kalaban nito. Hirap ito mapatay dahil may lifesteal capabilities din ito mga lods. Ito naman pala yung item build para kay Alpha. Are you my next conquest? Martis, ang hero na immune sa mga CC dahil dyan maganda ito gamitin sa rank game at syempre sa damage output niya na kaya makapagbigay sa mga kalaban na sobrang sakit. At hindi lang yun, hindi ito madalas maban kaya pwedeng-pwede niya ito magamit during the rank. Ito naman yung item build para kay Martis. Karina, ang hero na mahirap mapatay dahil sa skill nito na may immune sa kung anumang merong attack. Dahil dyan, mabilis ito makapatay at makatakas na rin kapag alanganin sa mga clash. Ang technique minsan, pag nagkocore kayo ay huwag puro sugod, paunahin nyo muna yung tank. At kapag napansin nyo na gamit na ng kalaban yung mga skill nila, dun kayo umatake para easy kill kayo, alright? Ito naman yung item build para kay Karina. I am the Starry Knight,
Gushon. Maganda din gamitin ang hero na ito lalo kung marunong ka mag-combo ng skills niya. At kahit na palayo man yung kalaban mo at kapag namarkahan mo ito, makakadash ka dito at kasama ng blades niya na napakasakit. At mabilis din yung CD ng mga skills niya. Dati most pick hero ito pero kayang-kaya pa din niya makipagsabayan sa season ngayon. Ito naman yung item build para kay Gushon. Available na yung bagong legend skin ni Lunox sa Magic Shop. Sobrang angas niya. Here's my gameplay kay Lunox. Hope you enjoy! Mandala Blossoms from the Withered Kikyo. So guys, sa mga hindi nakakaalam, si Lunox ay best pang counter sa mga high HP heroes. Maganda ito gamitin lalo kapag ang kalaban nyo ay tanky build. Nauso na kasi yung mga tank hero gagawing core at yung assassin na katulad ni Lance, ginagawa din tank build. Kayang-kaya mang tunaw ni Lunox na mga hero na isang combo. Ang unang build para kay Lunox ay Clock of Destiny. Dahil habang tumatagal, nag-i-stack ito, tumataas ang mana at HP mo. Susunod naman ay Genius One, pang penetration sa mga hero at para mas masakit. Mas masakit pa sa breakup niyo. Pagkatapos nun, pwede mo nang i-build yung Lightning Truncheon. Na-explain ko na ito dati sa combo item, magandang pagsamahin ng Clock of Destiny at ito dahil kapag mas mataas ang mana, mas mataas din yung binibigay na damage ng Lightning Truncheon. Ang mga next item naman ay depende na sa inyo kung pure damage ba or mag-counter kayo or mag-def items kayo. Depende kung ano yung dominant damage ng kalaban, kung puro physical damage ba or magic damage. Yun ang ibibuild nyo na defense item. Alright! Fearless.